Christmas. Merry Christmas po. Therese, gusto ko itong tanungin kung paano mo sinelebrate ang Christmas mo this year. Masaya po kasi dito po ako nag-Christmas kasi last year po wala po ako dito eh. Nagpunta po kami ng Tagaytay ng mami ko with my brother. So masaya po ako dahil kompleto po kami. Ano pagkakaiba ng Christmas mo this year na isa ka ng sikat na Therese? Kaysa sa Christmas mo nung isang ordinaryong bata ka palang nagaling sa Laguna? Siyempre po kasi po nung hindi pa po ako ganitong kakilala, natutuwa po kasi siyempre namamusko po ako kahit saan, nakakarating po ako, minsan nangangaroling po ako. Ngayon po kahit na hindi ko na po nagagawa yun, natutuwa po ako na yun sila po yung namamusko sa akin. Tapos yung mga tao, nakikilala po nila ako, sinasabi na, Charisse, ano, dito ko pala magpapasko. Pero parang proud sila na, kumbaga parang dumamusko sila sa akin, parang pinagmamalaki na namas ko kung may kailan siya rin. So, para masaya po yung feeling. So, marami mga batong namamas po sa'yo. Opo. Pero ito gusto kitang tanungin. Anong gift sa'yo ni Oprah? Diba? Ang taray, diba? Ano yun? Hindi mo po kami nagkikita. So, Merry Christmas pa lang ang sinasabi niya. Nag-send po ko ng email na Merry Christmas. So, nag-resign naman po na Merry Christmas niya. So, hindi mo okay, Charisse, napakadali ng iyong international success. After ka mapanood sa Oprah at sa Ellen, kilalang kilala ka na ngayon sa buong mundo, hindi lang sa mga Pinoy, pero sa iba't ibang mga lahi din. Anong feeling mo? Hindi ka ba nalulula sa tagumpay? Actually po kasi nagugulat po ako sa lahat na nangyayari kasi hindi ko po talaga ina-expect to. Kasi ang plan po ng mami ko talaga magpunta na po siya ng ibang bansa para mag-work. So, nag-start po yun sa Sweden nga po pero hindi ko po ina-expect na sunod-sunod na magiging Oprah, magiging Ellen. So, para po sa akin, ina-enjoy ko lang po lahat ng show. Ako ang sasagot niyan, hindi siya nalulunod sa tagumpay kasi nung nakita kami ni Charisse sa Araneta Coliseum, syempre minsan malabong mata ko, tangkad-tangkad ko, tumayo pa siya para humalik sa akin. Diba, she doesn't have to do that dahil isa na siyang sikat na sikat na, you know, syempre kahilera niya si Oprah, tsaka sila Josh. Syempre hindi na kailangan makipag-sika-sika kay, you know, poor little Mina Rufa. Balik sa akin. So, masasabi ko, Charisse, isa ka pa rin talagang down-to-earth na bata. Hindi pa siya nalulunod ng tagumpay. Okay. Paano na bagong buhay mo ngayon ang success mo? Kung simple lang ang buhay mo noon, kumusta naman ngayon? May mga jet plane ka na ba? Sumasakay ka na ba sa mga limo? May mga security ka na ba sa state? Nakapili na po ako ng sasakyan ko dito. Bibili rin po kami ng 7 apartments. Bibigay ko po yung isa sa lola ko. Tsaka po. Tapos po, syempre po sa state po, natutuwa po kasi sobrang lalaki po ng mga security guards at ang tataba. Gano kalaki? Ano po, para po sila mga wrestler eh. Mga wrestler? Gano po. Ilan ang security mo? Kunyari, pag nasa Las Vegas ka at kasama mo sila Andre Agassi, ilan ang pinapadala sa yung security? Pag po may mga, red carpet po kami, dun po ako nag-security kasi po minsan yung mga press, tapos po, lalo na po yung Macy's Thanksgiving Parade, siguro po mga umaabot, minsan po 7 to 10 po yung... Taray! Grabe, samantalang ako, isang piraso lang, baging pa! Kahit na inoferan ka na ng bahay doon, at bakit? Siyempre po kasi gusto ko pa rin po dito bumabalik kasi ayoko po makalimutan ng mga tao dito. Tsaka po, kung magsistema po ako na matagal doon, lagi ko po nila-request na kahit na umuwi lang po ako dito, kahit na 2 days or 3 days, basta po makauwi lang po ako dito, makapag-guest man kahit saan. So dito ka pa rin nakabase, Charisse? Apo, dito ka rin. So pagkailangan ka ni Oprah o kahit na kanino, saka po ako pumunta. Saka ka pumunta doon. So ano, pinapadala ka ng libreng ticket? Kung sino po yung nag-invite sa akin, sila po yung may sagot ng ticket po. Siyempre curious naman ako, di ba? Economy class or business class or first class? Ano ba yan? Siyempre sa mga katulad kong curious, di ba? Gusto lang namin malaman. Hindi naman po lagi yung business class. Siyempre,
Nandito pa economy po ako. Yun nga ba? Kaya po, actually, mas gusto ko nga po yung economy kasi natutuwa po ako sa mga, minsan pag may mga kasabay po akong Pinoy, parang natutuwa sila, nakasama nila ako sa airplane. So, mas nag-enjoy po ako sa economy. Ngayon, nakaduet mo na si Celine Dion. Marami na nangyari sa buhay mo since isang ordinaryong bata ka lang from Laguna. Ano pang mga dreams mo at ano pang mahihiling mo sa Diyos na yung 2009? Siyempre po, sa ngayon po, siguro po gusto ko lang po sabihin sa kanya na kung ano mo po yung surprise pa na ibibigay niya sa akin. Hindi ko mabuo alam yun kasi lahat po ito hindi ko po alam. Siguro talagang sinasurprise niya po ako. So sana more surprises naman po po. And kung tatanungin po ako kung sino po yung after ni Miss Celine Dion, so sino po yung next, gusto ko po sana si Justin Timberlake. Or Justin Timberlake. Yun po. Siyempre more blessings pa po. Okay. So Rate, itong kantang to, talagang favorite ko mula nung marami na ako na survive ng mga trials sa buhay ko. So para sa akin, talagang very meaningful tong kantang to. And since dream ko maging singer, which I know hanggang ngayon, eh, talagang in the future, I'm sure dream pa rin, gusto kong ikaw ang kumanta. Dahil talagang hangang-hanga ako sa'yo, especially nung kinanta mo yung Oh Holy Night sa Arena at the Coliseum. Thank you. So I wanna hear you sing, I Will Survive.